Sa iba pa ang balita, kabuuang 100 dati at kasalukuyang mambabatas ang idinawit ng itinuturong utak sa pork barrel scam na si Janet Lim Napoles sa kanyang extended affidavit. Ayon kay Napoles, ito lamang ang kanyang mga naaalala na direktang nagpasok ng kanilang mga Priority Development Assistance Fund sa mga peke niyang NGO. Para sa detalye, nagbabalik si Rema Peñaflor. Aabot sa 100 dati at kasalukuyang mambabatas, kasama pa ang ilang mga agent nila ang sangkot sa kontrobersyal na pork barrel scam. Yan na naman ang affidavit na isinumite ni pork barrel scam queen Janet Lim Napoles sa Department of Justice na isinumite naman ng ahensya sa Senate Blue Ribbon Committee. Kabilang dito ang mga dating senador na sina Rodolfo Biason, Loy Estrada, Robert Jaworski, Ramon Magsaysay, Tese Aquino Oreta, Aquilino Pimentel II, Manuel Villar at ang yumaon ng si Robert Barbers. Sa mga kasalukuyang senador, kasama sa affidavit ni Napoles, sina Juan Ponce Enride, Jingoy Estrada, Gregorio Honasan, Lito Lapid, Loren Legarda at Ferdinand Marcos Jr. Kasama rin sina Senador Aquilino Coco Pimentel III, Ramon Bong Revilla Jr., Vicente Soto at Cynthia Villar na nakatanggap umano ng kickback sa PIDAP. Samantalang sina Senador Alan Peter Cayetano at Cheese Escudero, nakatanggap lamang umano ng pondo para sa kanilang pangangampanya sa eleksyon. Nauna nang itinanggi ng mga mambabatas ang pagkakadawit ng kanilang pangalan sa isyu. Samantala, sinama na rin ni Napoles sa kanyang sinumpaang salaysay ang mga opisyal ng ilang mga implementing agencies ng pamahalaan na nakakuha rin umano ng porsyento sa pork barrel scam. Kaugnay nito, inimungkahi ni Senator Bam Aquino na dapat din kasuhan ang mga anak ni Napoles dahil sa pamimikay ng mga pirma nito para sa mga pekeng beneficiaryo ng Malampaya Funds. Ayon umano sa testimonya ng mga whistleblowers, ito ang reaksyon ng mambabatas noong hiniling ni Napoles sa pamahalaan na huwag idamay ang kanyang mga anak. Ngunit sa panig naman ni later Representative Martin Romualdez, dapat ay pag-aralan muna kung totoo ito. Yet those who probably are more directly involved are going unchecked or uninvestigated. And that's why we were clamoring for the release of this list because the seeming delay was bringing up a lot of suspicions. Ito po ang inyong kaibigan, Rema Peñaflor, para sa Newsite.